Hi guys, marami pong salamat sa pag-click po ng video na to. Ang next topic natin is the performance of the Filipino candidates sa Miss Universe, okay? So, lingit sa ating kaalaman, maganda ang pinapakitang performance ng ating mga kandidata dito sa Pilipinas. So, these are the beautiful ladies na meron tayo. So, hindi talaga sila nawawala sa rank, okay? So, i-discuss ko lang kung paano nangyari to. Actually, way back 10 years ago, yung kay Venus Ra, ito yung time na nasa GMA pa siya, napapalipat na sa ABS-CBN, yung production, yung kung saan pinapalabas yung Binibining Pilipinas. So, kasi for the past years, way back 2009, palayo, hindi talaga maganda yung mga, sorry, hindi maganda yung performance ng Philippines kasi parang yung kagaya Janina San Miguel, nakakatawa yung mga performance ng mga babae. Kaya parang nakakahiya yung mga candidate na inire-represent natin. Pero nung nakuha or nailipat na sa ABS-CBN yung show, pero parang nakita ko, ganun pa rin si Araneta pa rin yung nag-organize. Pero there's something change talaga. So, from the start yun kay Venus Ra. So, si Venus Ra talaga yung nag-start. Ang daming kaso din yung nangyari din kay Venus Ra nung time na yun. Kasi parang may issue sa citizenship. Kaya so, ganito ganyan. Ayun lang. Pero, ang ganda ng performance niya. Hindi siya daw yung pinakamaganda. Pero, Black Beauty kasi siya eh. Tapos, ang ganda din ng gown niya. Tapos, ang ganda din ng lakad niya, performance niya. Magaling. Hindi ko kilala to eh. Itong second. First placer siya eh. Muntik na siya maging Miss Universe. At, magaling din yung sumunod eh. Kay Venus Ra. Sino pa ba? Ariela Arida. Siyam si Sup-Sup. Tapos, si Janine Togonon, yun. Diba, ang gaganda yung, ang gagaling ng mga performance nila. Pero, hindi naman laging perfect ang Miss Universe na ating nire-represent. So, kaya, there are times din talaga na, alam mo yun, hindi siya lang nakakapasok ng top 5 pero, diba, luckily, top 10. Tapos, top 15, top 16, diba, top 20. At least, andun pa rin, diba? Ang pinakamaganda para sa akin sa kanila is, yung recent lang, kalimutan ko na. Sorry, basta yung last na nag-represent sa atin si Ganados. Ayun lang, nakakalungkot lang kasi siya yung pinakamaganda para sa akin, yun nga lang, hindi talaga siya yung nag-top talaga na ano. So, nakakalungkot lang din. So, sa nakita ko dito, talagang personality kasi talaga yung tinitignan nila kung magandang ma-re-represent nung candidate yung Miss Universe organization. So, kaya yun. Pero so far, still looking forward kung ano yung maipapamalas pa rin ng Philippines sa mga darating na mga panahon. Tingnan mo pa naman si Miss Philippines talaga yung nag-outstand.
Iba talaga. Tsaka, ibang galing ng Pinoy. Promise. Nakakatawa lang din kasi maganda ang image ng Philippines sa pagdating sa pageant. At still looking forward din na ano, na makilala din tayo international pagdating sa mga movie. Yung mga star natin, 'di ba? Malay mo makilala siya sa international, sa Hollywood, ganyan. Sana, hopefully. Kasi yung mga ibang ano, mga Chinese, 'di ba, na nakakarating hanggang sa Hollywood, sana makarating din naman. Hindi naman ako fan ng Miss Universe, pero kinover ko na din siya para makapakita din naman na magaling talaga ang Philippines dito. At saka ano pala, ang dami nagko-cover ng mga videos from other countries sa Philippines. Kasi alam nila ang mga Pilipino is mahilig manood ng YouTube, mag-Facebook. So, sila yung mahilig mag-react. So, kung titignan nila kasi meron sa YouTube talaga na ano, na makikita kung sino yung, anong country yung madalas manood. At laging lumalabas ang Philippines. Philippines. So, kaya parang, okay, magkaroon tayo ng reaction video. So, kung titignan mo, ang daming mga foreigner na nagre-react sa Philippines na mga ano, Filipino actress, Filipino song, mga ganun. Lahat, inaano nila, ginagawa nilang topic, binavlog nila kasi ano, Filipino, magagaling mag-English. So, naiintindihan nila kapag nag-i-English yung mga tao. So, nakaka-gain sila talaga ng likes sa mga Filipino. Tingin ko, advantage yun ng mga vlogger sa Philippines. Pero, at the same time, nakikilala din nila yung mga artist natin, yung mga tao natin dito. If iko-compare ko siya sa Thailand, which is neighbor lang natin yung country na yon, similar yung mga tao sa atin sa kanila. Ang edge kasi natin sa kanila is marunong tayong mag-English. Kaya ang laki talaga ng hatak nun sa buong mundo. So pwedeng-pwede talaga tayo makipagsabayan kahit saan. So nakakatuwa lang din. So yun lang naman. So, kung nakarating ka dito sa video na to, don't forget to subscribe. Click niyo na rin ang notification button para lagi ka pong updated sa daily upload natin. Okay? Sige po. Salamat. Hindi ko na papatagalin.